288 po ulit. Ay, i-review ko itong amplifier na meron tayo, yung Tosunra AB6080B. So, ito na yung patatlong video nito at bibigay ko na yung full review natin. So, standby lang mga boss at play ko lang intro, tuloy tayo sa review. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, itong amplifier natin na to. Again, thank you kay Boss Triple G Line. No? So, maraming salamat. So, may mga konti akong binago. Meron akong konting binagdag. So, regarding performance, ilang araw ko rin itong tinorture na. So, 150 watts per channel at 8 ohms. At 4 ohms, kaya niya mag-drive hanggang 300. Pero ang standard load na ginagamit ko dito ay 300 watts. Pero maliit. Maliit na speaker lang. Tinest ko rin siya using 800 watts na D8. So, okay naman. So, regarding doon sa purpose ni Boss Triple G Line, gamitin bilang monitor speaker. So, okay siya. As long as wag mo naman siguro gamitan ng D12, apat na D12. Kasi ang sabi niya is apat na speaker. So kung D10, apat, kaya niya. Make sure lang na 8 ohms yung D10 na gagamitin. So ang gamitin mo na lang na speaker dito is 8 ohms. Huwag ka nang gumamit ng 4 ohms para mas maging matatag yung para mas tumagal yung amplifier na to. So, bubuksan natin to at titingnan natin ang laman sa loob. Pero bago yun, kung gagamitin siya as karaoke amplifier, sufficient enough ito sa pambahay. You know? Napakaganda noong controls mo sa mic. Maganda rin yung echo effects niya. At bukod doon, may tone controls kasi. Kaya mas ma-adjust mo pa, marirefine mo pa yung boses. Meron siyang low, mid, high bukod doon sa echo. So maganda, 2 mic inputs dito sa harap. Na-test ko na rin yung USB niya. Ang hindi ko lang na-test dito mga boss, itong SD kasi wala ako. Yung memory card, wala akong memory card eh. So very flexible siya, tone controls sobra-sobra. Tone controls dito, meron pa siya doon sa final output na tone controls ulit na bass, yung low, mid at saka yung high natin. So napakagandang amplifier kung gagamit natin sa pambahay as video okay amplifier. So buksan natin yung loob, tingnan natin yung laman kung ano bang meron to. By the way, napaka-confident noong manufacturer nito. Sa iba, may makikita tayo dyan sa mga tornilyo na yan, dito sa mga gilid-gilid na ganito. May makikita tayong warranty sticker. Ito, very confident yung manufacturer nito. Wala talaga siyang sticker. So, pwede na. Tring free kayo na tingnan yung loob. So, buksan natin. At ito. So, yan yung loob niya. Napaka-neat. Maganda yung pagkaka-design. At doon sa mga matatagal na sa channel. So, siguro mapapansin nyo agad. Ito lang kasi yung fan na kasama niya. So, exhaust yan. Hinihigop niya yung init palabas. As usual, nagdagdag ulit ako ng fan. So, nakatutok siya doon sa heatsink at doon na rin sa mga transistors natin. So, yung kanyang transformer. Transformer output, 29029, 14014.
So, yun, 14 volts at saka 29 na center tap. Sa capacitor, ito yung capacitor niya, nagtatago ang value. So, meron siyang apat na capacitors. Ang value niyan, mga boss, ay 3,300 microfarad, 50 volts. So, gusto ko sanang i-upgrade to, palitan. Pero wala naman akong na-experience na humming sufficient enough na mag-filter siya ng noise. So, as is na lang yan. Ang ating transistor, mga boss, ang ginamit niya ay, ayaw mag-focus. Yan, D718 at B688. 1990s ako unang nakagamit ng transistor na to, early 90s. So, napakanit naman ng design niya. Yan yung loob niya. At nandito naman sa panel, sa harap, yung mga preamps and circuits para doon sa echo. Yan yung sa mic natin, mic 1, mic 2. And yung preamp niya nasa baba. Napakaangas ng dating niya. So, is ito doon sa mga pinalitan ko pa. Aesthetics lang naman. Hindi kasi ako fan noong multicolored panel ng amplifier. At doon sa nakapanood ng unboxing nito, pag nag-power on tayo, kumikislap-kislap to na nag-iiba-iba ang kulay. So, pinalitan ko na siya. Bali, tatlong LED nilagay ko dyan. At nandito siya sa loob. Iyan. Kita nyo. So, tatlong LED. Pinalitan ko siya. So, mas, ano ako. Ito pa ang isa. So, yung kanyang indicator o yung position noong ating volume, wala nandun sa loob. Yung dot nandito. So, parang mahirap. Hindi mo kita kaagad kung nasa ang volume ka na. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng sticker. Sticker na puti. Na yan. So, ako na lang naglagay niyan. And then, binrush ko siya ng colorless na nail polish para lang masipure. So, at least may indicator ako. Ito kasing ibang mga knob niya, kita mo kung nasaan yung controls natin. Ito lang sa volume ang wala. So, nilagyan ko lang siya para kita ko agad kung saang volume na tayo, nasa ang position ng volume natin. So, other than that, wala na akong binago. Isa pa to sa mga posibleng maging tanong, para saan tong tatlo na ito? So, wala kasi siyang label. Ito meron, output. And yung usual natin na line at saka yung rec. Ito naman yung kanyang input. So, itong tatlong ito ay output pa rin. So, kung magmumultiple amplifier tayo, pwede siyang kuhanan dito. Parang ang pinalalabas niya dito, ito yung sa surround, center, at saka yung sub. Pwede kang kumuha dito ng signal. So, kung meron kang power sub, pwede kang kumuha dito. May additional amplifier ka, pwede kang kumuha dito. So, as link doon sa ibang amplifier na may meron tayo, kung may meron pa tayong ibang amplifier. So, sinubukan ko na rin to. Bali, apat yung kaya niyang dalahin na speaker. So, be careful lang, ano? Dahil kung lalagyan nyo lahat, pati ito, tsaka ito, kung lalagyan nyo lahat, make sure na 8 ohms yung iloload nyo. Kasi pag nagparallel tayo ng dalawang 4 ohms dito, 2 ohms mapepersa talaga ito. So, yan yung likod niya. Regarding doon sa additional fan, kung saan ako nag-tap, so, dinirekta ko yan doon sa diode na to. Dalawang diode na to. Galing yan doon sa 14 volts natin. Kasi itong ginamit kong fan dito, mga boss, ay 24 volts. So, hindi ko na pinadaan ng
regulator. Dinirect ako na siya galing doon sa rectifier. Wala na, hindi na siya pinadaan sa regulator kasi magta 12 volts yun. Para mas malakas-lakas yung kanyang ihip ng hangin, direct ako na siya doon sa ating rectifier. So yan, ito mga boss, plastic to. Hindi to plastic yung pinagpapatungan niya. Mas maganda nga sana kung merong plate para additional heat dissipation na rin para doon sa transformer. Pero hindi naman siya masyadong umiinit. So all in all mga boss, kung gagamitin natin sa bahay, para sa video okay or sound system sa bahay, okay na okay yun. Mga plus points niya, mura, syempre. Pangalawa, yung sound quality naman ay hindi naman magpapahuli doon sa mga mamahalin. Malinis din siya maglabas ng tunog. Ang additional controls na may meron tayo. Pero ang pinakamagandang application na pwede natin paggamitin nito sa ating home setup ay video okay setup. So, madami tayong magiging options o pagtotono ng ating sound effects ay napaka broad. So, recommended mga boss sa mga limited ng budget na gustong bumili ng amplifier. So, ito yung isa sa pwedeng i-recommend. So, dito muna. Hanggang dito na lang muna. At be safe always. Abangan nyo yung mga susunod pa nating video. Thank you and God bless. Yeah, yeah.